Good evening po. Sorry po, these 2 days sobrang busy. Marami akong customer galing sa Hawaii, sa California, sa Japan. Ang dami, dumadating lahat. Hinahanap si Tita Maxi. Thank you po sa mga napapanood sa akin ng TikTok. Maraming salamat po kasi maraming customer sinasabi sa akin na pag hindi sila makatulog, pinapanood niya yung TikTok ko. Sorry po. Sobrang salamat po sa lahat na napapanood sa akin po. Thank you ha. Sobra thank you. Ako naman, natutuwa kasi naniniwala po kayo sa akin. Ako naman, hindi feng shui master. Ang dami pumupunta dito, dinala yung mga floor plan nila. Araw ng kasal, hindi ako natitingin ngayon ng ganun kasi dati sorry po, gabi na nagtitingin ako ng mga kasal, mga ganun. Sabi ng master, hindi mo kaya, huwag ka magtingin ang mga ganito na kasal, kailangan birthday ng tatay, nanay, lola, biyanan, lahat kailangan titingin mo kung bagay ba sila sa araw na yun, kaya medyo nahirapan. Kaya stop ko muna magtingin ng kasal, lipat ng bahay, at yun, dinala ng floor plan, pinapakatingin sa akin. Sorry po ngayon, sorry. Hindi na ako nagtitingin kasi pag nagtingin ako, every time, nakakasakit ako. So, sorry po. Kailangan patpakita mo sa master, mga master. Yung kung sino siya, nagsabi master, yan ang patingin mo sa kanya. Kasi ako, hindi. Hindi ako master. I'm only feng shui expert lang. Kung anong color niyo, anong zodiac sign niyo po. Ano? Ngayon, marami kasi nagtatanong sa akin, bakit po, yung sinabi ko law sa kanila na kung maka-abroad sila, iiwan ng panty. Tama po. Iwan yung panty, any color, hindi naman kailangan red. Kasi iba, hindi pwede red. Kaya, any panty, any brief na luma lang, iiwan niyo sa hotel. Parang kanina, meron isang customer galing sa Hawaii. Sabi ko, wag pa muna magtapon ng panty. Yun, aalis na siya. Halimbawa, pupunta pala siya sa Nueva Ecija, saan pupunta. Sabi ko, before ka umuwi sa Hawaii, yan mo itatapon yun, lumang panty mo sa basurahan. Ang ibig ko sabihin, lahat na color pwede. Kasi minsan, if you are bad, nasa bad energy ka, pula ang susuot mo. Pero kung wala kang pula, any color na brief mo, luma, panty, tapo mo lang sa basura, ha? Isa, number one yun. Number two, may nagtatanong, hindi sila mapalagay kasi sa cellphone niya na may 50 pesos. Kinasabi niya, Tita Maxi, pwede ko na magamit. Huwag kayo ras kung effective sa'yo. Effective yung 50 pesos, huwag niyo igalaw habang meron ka po na cellphone, yung 50 pesos, yan ang lakay mo pa habang kung nagpapalit ka ng bagong cellphone, yan yung gagamitin palit sa bagong cellphone. If not, yung luma mo, gamitin mo pa hanggang may cellphone ka. Yung 50 pesos, huwag nyo igalaw, ha? Katatlo po, nakita ko maraming customer, yung cellphone nila, pagbukas mo, family picture, anak niya, mga anak, mga apo na sa front ng cellphone mo, bawal po yun. Kasi, hindi ba, cellphone, pagbukas natin, open, close, parang nasa isang condo yung harap nyo elevator,
side niyo elevator, hindi ba buhay niyo hindi maganda kasi pataas, pababa. Itong cellphone, same also. Every day we open, close, yung picture na nasa cellphone na fan, yung tao, yung bata na kasakit o family picture, ipalitan nyo ng mga view, mga aso pwede. Yung kasi tao tayo eh, di ba? Aso pwede or view or any item. Halimbawa may pabango ka, may baso ka, o yan ang mga picture na lalagay niyo. O yan o. O Mama Mary ko, ang kanta din. Itong Mama Mary, pumunta ko sa Taiwan. Binigay isang mong sa akin. Sabi ko, marami na ako. Sabi mo, uwi mo, tingnan mo. Pag hindi ka magustuhan. Yung binuksan ko, ang ganda yung Mama Mary ko. Tingnan mo. Ganda o. Oh. Yan ang every night dito. Nagdadasal ako dito. Ito Mama Mary ko. Ito yung Thousand Hand ko. Ito yung Santiago. May nakasakay ng horse, no? Para protection ako. Tinang mo ang Mama Mary ko. Pakita ko sa inyo. Yan ang Mama Mary ko. May ilaw. Tapos meron ako macho. Macho. Ito. Ito macho sa Taiwan. Siya namamahala sa mga fisherman. Ito namamahala sa mga fisherman. Macho. Oh. Lahat na. Ito ang altar ko. Pag single ka o byuda ka, pwede kami ma-altar sa kwarto mo. Pag may asawa ka, bawal po maglagay ng mga saint or Buddha kasi nagbibihis tayo dito, di ba? Nagse-sex kayo. Bawal po ang Buddha na parang hindi tayo respect sa kanya, oh. Pag ako mag-isa dito ako nagdadasal, no? Dito ako nagwiwis. Ito ang Mama Mary ko. And ito Mama Mary ko, yang ganito. Ito yung Thousand Hand ko, maraming kamay. Ito. Ito yung Santiago ko, nakita mo. May kabayo, yan. Siya nakahabol ng mga hindi maganda sa buhay natin. Sa kwarto ko, hindi natin nakikita. Yan po, ha. Yan po ang altar ko, pinakita ko sa iyo. Ito ng tip namin. Natin ngayon, ha. Tapos April 4 is our Chinese All Saints Day. Kasi Filipino is November 1 All Saints Day. Ngayon, ang Chinese All Saints Day is April 4. Kung gusto niyo sabay kayo sa Chinese All Saints Day, pwede din. O kaya sa November 1. Ako, dalawa eh. Chinese All Saints Day and November 1, pumupunta din ako sa mga biyanan ko, lola ko, kapatid ko, lahat. Inaalay ko. Pero ngayon itong All Saints Day, if you have time, lahat pumuntahan mo kasi Chinese kami, pumupunta kami. Sa yun naman, Holy Week, kung may Santiago kayo, pakialay lang po, ha? Pakialay lang ang Santiago niyo and thank you kayo o sa Holy Week praising tayo. Yung gusto makasama sa dasal, paki-text lang hanggang Sunday, ha. Yung mga pangalan niyo susulat niyo, Mr. and Mrs. anong family. Huwag yung buong pamilya niyo lalagay diyan. Sus tatlong papel ko puno pa, hindi din ako maka tagal sa temple, mag-pray lang sa inyo. Lalagay ko sa table ni Santiago. Sasabihin ko, Santiago, ito mga devoters niyo, mga subscribers sa TikTok, pakidasal lang po. Babasahin ko lahat ng pangalan niyo, pero hindi yun. Grabe, pati barangay yata, kapitbahay, lahat andito na sa cellphone ko. Paki lang, pero ang sasabihin ko, Mr. and Mrs.
Anita D. Family. O kaya, Tony, ako.